Hello, magandang araw mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa Samar, sa naghanda tayo ng timing sa pag lalao tayo. Lalao tayo ng jigging type of fishing kung saan doon natin sa ilalim pupunin ng isda. Nagamit tayo nito ng malaking ninyo. Malaki siya. Siya, wala na siyang laman. Wala na siyang wala lang line dahil ginamit natin doon sa isang yung gagamitin natin. Ito ay tambay lang natin. Ito, sobrang laki ito. Hanggang limit na makakukuha dito, mahuli dito ay hanggang 20 kilograms lang. Kaya ito, itabi natin ito dahil sobrang bigat ito. Tingnan nyo, laki ito. Laki siya. Eh, papakita ko naman mamaya yung isa na tabi. Malaki siya. Tapos tingnan nyo. Lagyan ng line dito. Ito siya dadaan. Dito sa mga butas na ito. Ang ano pala, ang klase ng itong rod na ito, ginagamit lang talaga ito sa jigging. Ayan, maiksi siya. Tapos doon sa ilalim nga, sabi ko pag jigging, doon hinuhuli ang isda sa ilalim. Hanggang 200 meters. Karamihan dito 100 meters lang dahil hindi naman to sa loob naman ito ng Pacific Ocean, ang island, kaya hanggang 180 meters lang. Ito ang gagamitin natin. Pero dahil nga malaki ito, tambay lang natin to. Itong isa ang gagamitin natin. Medyo magaan lang siya. Pero hanggang 20 kilograms lang ang huli nito. Mayroon na siya na ano ng linya. Mayroon na siyang linya. Mayroon ng line ito. Ano lang siya. Yung design pala ito, dahil siya maano ito, pang casting talaga to, casting. Ang casting, sa di nakakalam, yun ang klase ng paghuli ng isda kung saan tinatapon niyo yung ano, yung pinakapain. Ayan. Eh lang itong Shimano na to, inuha na namin, binawasan ng haba nito dahil sobrang haba dahil nga sa casting siya. Design for casting, kaya inuha na yung ano, ito mayon. Mga heavy duty ito dahil mayroon siyang mga ano talaga bearing siya na pag nasira yung bearing, ayusin. Mayroon kasing mga iba nito na disposable yata eh. Yung mga nabibili dun sa mall. Disposable. Ito. Hindi to disposable. Pag nasira na yung bearing sa ilalim, papalitan. Mayroong limang bearing sa ilalim ito. Yung ganitong klase. Saka, tabi na natin to. Ano natin yung mga pain. Ang mga pain na gamit sa casting. Ayan. Ito to. Ayan, ito to. Ginagamit ko sa casting siya. Pero ang gagamitin natin dito. Ito naman ang gagamitin nating pain, no? Nagawa, ginagawa lang ito dito. Ito ay gawa lang natin ito dito. Pakita lang natin susunod kung paano gagawin ito. Marami-mari na nabibili ito sa Siapi. Ito, nagawa lang ito dito sa amin. Lagyan ito dito ng ito, mga hook. Lagyan ito ng dalawang hook, isa dito
sa kaysa dito sa dulo. Ito ang mga kuklat ng ramen. Yan, susunod, abangan nyo na lang mga kapatid. Ano tayo sa laot? Tayong subukan natin kung marunong tayo nito. Dahil matagal tayo dun sa Lumulok, South Cotabato. Ngayon, nandito tayo sa Samar. Nasa tabing dagat, ayan. Dagat na yan dyan, oh. Nandyan ang mainland ng Samar. Saka malapit lang din kami sa Pacific Ocean. Ikot lang ng ganun. Siguro nasa 3 to 4 hours Pacific Ocean na. Malapit kami dito. Mayroon kaming ano dito sa malapit kami sa Pacific Ocean. Ayan. Ayan dyan. Pacific Ocean yan. Yung may ibon na yan. Ano? Mga ibon yan. Ayan. Yan may mga ibon na yan. Eh ano pala? Nandito tayo ngayon sa yung ano natin, kaya mahirapan tayo dito makauwan. Sakto lang tayo dahil nandito tayo sa bahay kubo, sa puno. Nasa itong bahay kubo na to ay nasa puno ito. Ano to nang gawa to ng kapatid ko. Saka malapit sa dagat dahil fishing naman talaga. Nandiyan yung mga bangka natin, oh. Mga bangka. Meron pa kaming ibon dyan, oh. Dito lang yung mga bangka na gamitin natin. Marami yan, oh. Dalawa. Ito, malaki-laki. Yung ginagamit na isa. Ayan. Yung dyan, yung ginagamit na isang kapatid ko. Nanalo na yan sa ano, karira. Maliit kasi yan. 7 horsepower. Ito, mga 16 horsepower naman ang laman nito. Malaki naman ito. 16 horsepower nito, flat foot. Ito ang dalawa na yan, 16 horsepower yan. At saka ano pala, yung sinabi kong bahay kubo sa puno, yan. Bahay kubo sa puno yun, ho. Tingnan nyo. Bahay kubo sa puno. Nasa puno yung kubo. O, ha? Diba? Ginagyan lang ng hagdanan dyan. Yan. Itong puno. Ito. Yan. Kaya nga tinatawag, sinasabi kong nandito tayo sa bahay kubo sa puno. Yan, balik tayo dito. Mayroon pa pala tayong maraming ano, mga reserbang mga rad. Yan, nandiyan naman yung ano natin. So, ito lang mga natin mga reserba. Nagagawin mo nga pa hindi ito. Abangan nyo lang bukas, mayroon pang honey, oh. Abangan nyo lang bukas, baka maano na ang panahon. Lalao tayo. Itong mga klase ng mga ano dito. Kung gusto na mano-mano lang. Ito. Ang din malaki dyan. So, ito. Yung ginagamit sa Jinsan. Kahit na doon sa Quezon Province. Yung ginagamit. Ah, yun sa Jinsan. Ito, ginagamit ito. Jinsan. Mga ganitong klase na kulunan. Mano-mano lang hilaan dyan. Kina, maraming salamat mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa Samar. Sinasabi ko na nandito tayo ngayon dahil kuha tayo ng mga content patungkol sa fishing. Dito muna tayo magsimula ng fishing bago tayo sasama doon sa General Santos City. Doon tayo mag ano ng fishing talaga na medyo malayo yon dahil General Santos City ang ano doon sa Silibisi. Samantali dito kami dito lang sa malapit lang sa in between island ng Northern Samar Island ng Northern Samar, San Antonio at saka yung Kapol Island ng Northern Samar, doon lang ang spot natin. Eh maraming salamat mga kapatid. Sa sunod, abangan nyo pag ano ko sa dagat.